YouTube channel. For today's video, ang gagawin ko ay i-share ko sa inyo kung paano ako nag-review ng CHRA. Kung alam niyo na yung CHRA, Certified Human Resource Associate na exam. Ang kadalasan ng mga kumukuha nito ay yung mga course na Human Resources Development Management or Psychology. Kasi yung Human Resources, wala kaming kagaya sa Psychology na exam, board exam. So, dito kami mag-shift sa CHRA na exam. So, yon, kahapon kasi lumabas yung result niya. Actually, shift ko yon gabi na. Tapos, naka-break time lang ako ng ilang minuto lang. May iniintay kasi ako na email ng isa kong ka-work. Tapos, yon, pagtingin ko sa personal email ko, sa Gmail ko, nag-send ng message si CHRA. Actually, ang inaasahan ko na laman ng message is, you did not pass the exam, ganyan, Kemerut. Pero, pumasa ako. And, yun, sobrang thankful din ako sa POC ko kasi pinayagan niya na ako na mag-end agad or i-cut ko na yung time ko sa meeting kasi nga maaga pa ako bukas para makapag-review pa last minute. So, ayun, lumabas nga yung exam ko na yun, pass nga. Ito yung ilalagay ko na lang dito na pumasa nga ako. Bali, ang ginawa ko lang is sinabi na to sa amin yung regarding dito ng isa kong prof sa college days ko na pwede nga daw kami mag-exam. Actually, alam ko may ibang mga courses na nagtitik ng exam dito. Basta meron lang mga requirements na kung HR ka nag-work, ganyan. Pero kung HR graduates ka, kailangan mo lang ng certificate na gumraduate ka ng ganun course. Tapos, TOR, mga ganun lang. Actually, pag tinlik nyo naman yung link niya, nakalagay naman doon agad yung mga list na kailangan mong i-submit before the exam. Tapos, may bayad din siya. Hindi po siya free. Same lang po siya sa CSE na may bayad po. Pero medyo mas mataas lang dito. Asahan naman natin na lahat ng exam ganun. Hindi naman siya free. Actually, yung exam niya is online exam, which is good kasi nga pandemic ngayon, para hindi na natin iwasan na natin yung bumiyahe-biyahe. Share ko sa inyo kung paano ako nag-review. Hindi ako may isinan kasi silang reviewer, pero hindi ako masyado nag-focus sa reviewer na yun kasi nga cellphone siya. Kasi gusto ko habang nag-review ako, nakikinig ako ng music. So, yon, hindi ako doon nag-focus sa reviewer na binigay nila sa akin kasi nga cellphone, meron kasi akong sumasakit yung ulo ko kapag masyado akong tutok sa cellphone. Lalo na ngayon, yung shift ko mahaba, 3 PM to 12 ako. Tapos tutok ako sa computer kasi nga data analysis yung work ko ngayon dito sa, basta yun na yun, medyo malaki siyang DPO company. Tapos, yun, ang ginawa ko, pinrint ko yung ang set A doon, mga terms and topics ng HR. Sa isa set 2 naman, ang topic niya is labor code. Hindi ako nag-focus sa HR topic kasi medyo may idea na ako sa HR. Nag-focus ako sa labor code, which is yun nga yung mas mataas kong score sa set 2. Then, pinrint ko siya. Ganito yung ginawa ko, guys. Yan yung reviewer ko. 5 days lang ako nag-review. Tapos, nilagyan ko. Kaya, ang reason ko rin kaya ako nag-print ng mga reviewer ko. Kasi, mas madali ko siyang natatandaan. Kasi, nilalagyan ko siya ng highlights. Yung mga, kita nyo naman, gusot-gusot na. Nilalagay ko talaga siya sa ilalim ng unan ko. Yung mga pamanhigin. Yun. Tapos, nilagyan ko rin siya ng mga ganyan para meron akong tanda talaga. Ito yung coverage ng exam. Yung handbook workers
na yan, dito ako nag-focus kasi labor code siya. Ito yung mga 13-month pay. Alam nyo naman na yun, pero actually ako alam ko na rin yun kasi ilang job na yung napasukan ko, tatlo na. So, alam ko na yun yung mga ganun. Pero, meron pa pala, kapag, habang binabasa ko siya, natututo ako kasi may nagigain ako na knowledge. Actually, kaya ako nag-take ng exam dito. Hindi ko inaasahan na papasa ako kasi nga ano eh. Ang gusto ko lang, ma-experience ko kung paano mag-exam. Actually, mag-exam sana ako ng CSE kaso ang tagal, wala pang update kung anong nangyari. So, yun. Eto na lang yung pinush ko muna habang naghihintay pa ako. Then, eto yung iba kong reviewer. Eto yung sa HR topic. Ang dami niya. Pero hindi ko siya nagalaw. Ayan o, hindi ko siya masyadong nagalaw kasi hindi ako masyado nag-focus dito. Pero eto yung topic niya. Ayan yung reviewer. Binasa ko lang siya, mga pa isang daan lang nabasa. Ito kasi halos pinaulit-ulit ko talaga siya. Talagang sinaliksik ko yung mga Republic Acts na nandito. Tapos, ang ginawa ko rin dito is nag-print ako ng mga keywords dito na nakuha ko sa reviewer ko. Sobrang laking help din sa akin ito kasi mas natandaan ko to. Tapos, yun lang yung mga reviewer ko. Tapos, habang nag-e-exam ako, meron siyang time limit sa unang test ko. May mga time limit siya kada question. Which is nakakakaba. Kasi minsan hindi ko nakiklik yung tamang answer. Tapos, hindi mo na siya pwedeng ulitin or bumalik doon. Kaya kailangan kapag mag-e-exam kayo, hindi kayo kabahan. Kahit ako sinasabi ko, hindi ako kakabahan, pero kinakabahan ako. Hindi maiiwasan kasi nga ano eh, may oras, may time limit kang hinahabol. Pero ayun, pumasa naman ako, thank God. Nagbunga yung puyat ko na pagkatapos ng shift ko, medyo maglalaan pa ako ng oras para magbasa. Tapos, 3 p.m. yung shift ko, gigising ako ng 9 para magbasa ng kaunti. Lalo na yung 2 days na lang exam na. Actually, nakalimutan ko na yung result kagabi na lalabas nga siya. Pero nung kagabi, dahil naghihintay ako ng email, hindi ko alam kung saan sa akin i-email, kung sa Outlook ba or sa personal email ko. Na-open ko accidentally yung email ko. Tapos may email doon na si HRA. Sabi ko, hindi ko muna siya i-open. Pero, ang daming ng nag-post na, kasi naka-join ako sa group eh, ng si HRA, na may mga pumasa na nga daw ganyan. And then, ayun, tinignan ko siya nung pag-break time ko. Hindi ko ma-hold yung emotion ko. Pero, sobrang saya na, hindi ko alam yung gagawin ko, kasi, naka-meeting kasi ako. So, yun, hindi ko alam kung paano ka gagawin. So, shinare ko na lang siya sa... First, shinare ko siya sa family ko na nakapasa nga ako. Tapos, yun, nag-congrats sila. Tapos, ang ipapayo ko lang sa mga mag-exam. If nagdadalawang isip kayo na mag-take, huwag na. Kasi, worth it. I-grab nyo na agad habang online pa siya. Kasi alam ko, ako iniisip ko nung una, saka na lang. Kasi nga, sobrang ang dami nangyari sa akin ito eh. Nag-resign ako, tapos nag-apply ako, sunod-sunod yung interview, yung training. Siyempre medyo puyat ka pa. So, iniisip ko na wag na lang muna. Pero, sige na nga, push na lang. Yun, pumasa naman ako. So, sa mga mag-e-exam ng CHRA, good luck sa inyo. At, yun. Ano lang, pray lang kayo. Tsaka, laksan nyo lang yung loob nyo habang nag-exam kayo. Huwag kayong kakaba. Thank you. Sana nakapulong.